Guilty ang hatol ng Sandigang Bayan sa aktor at dating Quezon City Councilor na si Roderick Paulate sa kasong graft at 9 counts ng falsification of documents kaugnay ng pag-hire ng multong empleyado noong 2010. Kasamang nakundig ni Paulate para sa graft charge ang driver niya at liaison officer na si Vicente Bahamonte. Ang simula ng reklamo ay sa pagkuha ni Paulate ng ghost contractor sa kanyang opisina mula Hulyo hanggang Nobyembre ng taong 2010, dahilan upang makasuhan siya ng Office of the Ombudsman noong 2018. Sa kasong graft conviction, si Paulate ay habang buhay nang disqualified sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaugnay ng graft case, dapat magbayad sina Paulate at Bahamonde sa gobyerno ng halagang 1,109,000 na may interest na 6% per annum hanggang sa matapos ito. Dapat ring magbayad si Paulate ng multang 10,000 para sa kasong falsification by public officers. Bukod pa dito, ang 10,000 na multang kailangan niyang bayaran kada bilang ng falsification of public documents. Samantala, narito naman ang komento ng ating mga kababayan. Kaugnay sa usaping ito, ayon kay Ronaldo Santos, "To have money is okay, it is essential in our lives. But loving money is not okay because the love of money is the root of all evil." Ayon naman kay Roel Quasay, "Conviction and serving time in jail usually does not connect for popular and well-connected personalities. Only in the Philippines." Ayon naman kay Mary Grace, "Mga public officials, huwag kayong balat sibuyas." Ayon naman kay Kusaydon, "Kaya ang daming celebrity na gustong mag-politics dahil ginagawang gatasan ang posisyon. This should be a warning to those who run for office only for self-gain." It's a bear! It's a bear! It's a bear! Usapan natin si Roderick Paulate. Ayan, mga palangga, hindi na siya nagkakatawa. Ngunit sa halip ay siya ay nalulungkot na dahil sa kanyang sinapit na kapalaran. Dahil nga sa kanyang pagka-guilty dito sa graft conviction over, you know, pag-hire ng mga multong empleyado. Diba? Kung matatandaan ninyo, ang artistang si Roderick Paulate ay talaga namang hindi mo makalain na siya ay gagawa ng ganito. Ganun pa man, ayon sa Sandigan Bayan, 7th Division, actually inilabas po ito ay ano pa, yung desisyon ay nung November 25 pa, pero 2 days ago lang na ilabas sa media. At siya na nga po ay nasintensyahan na makulong ng at least 10.5 years up to 62 years. Grabe naman, doon na siya tatanda sa kulungan. I don't know kung may remedyo pa ito, kung dahil sabi niya sa kanyang depensa ay totoo daw na may mga empleyado. Siyempre, ganun talaga ang depensa, i-deny mo. So, ipinakita o kabaga napatunayan sa korte ng Sandigan Bayan na talaga namang nagkaroon ng patunay na si Roderick Paulate ay nag-hire ng 30 job contractors na mga ghost or non-existing. Ito daw ay inassign niya bilang field inspectors, office aides, or tsaka district coordinators mula nung July to December 2010. And pero wala namang talagang ganong pumapasok. O, di ba? Walang ganong, I mean, may mga existing na mga names pero hindi sila dumaan sa tamang proseso at wala silang mga application forms, even live birth, wala sila, educational background, wala sila, pero kumukubra sila ng pera at umabot na sa 1.1
million at base sa sa desisyon ng Sandigan Bayan, ang katuwang ni Roderick Paulate ay kanyang driver na ito, ang kanyang driver na si asa na si Roderick dito. Pumunta tayo sa Sandigan Bayan website, okay? Na si Vicente Esquilon Bahamunde. So ayan, ang katuwang niya sa pagkukubra o kapag tanggap ng sweldo nitong mga ghost employees. Hay nako, talaga naman ang mga taong gobyerno, imbis na ibangon muli ang Pilipinas, tuwid na daan kasi this time is 2010, di ba? Ay talagang inilulubog not only ang bayan, kundi ang kanilang mga sarili. So yun na nga, inakusahan ng ombudsman at ang kanyang driver na bumulsa, okay, na ng dekwat ng 1.1 million sa pamamagitan ng pag-falsify ng mga dokumento ng mga aplikanteng ito na there's no such thing as, job na ginagawa nila. Nakakaloka, di ba? Pero yung kanyang driver ay na-acquit sa falsification charges. Okay, na-acquit siya dito and nakakaloka dahil nga imagine nyo ha, grabe, talagang hindi nila inalintana. Yung wala silang takot, di ba? Kung talagang ginawa ito ni Roderick Paulate, well, nahatulan siya, ay hindi talaga nakakatawa na ito. Nakakalungkot sa part niya at sa part ng bayan. At pinababalik sa kanila yung 1.1 million na kanilang ibinulsa o kinolekta sa gobyerno ng Quezon City plus 6% interest. And also, pinagbabayad pa siya ng 90,000 na fines. Kaya naman, ang palusot dito ni Roderick Paulate, ito daw itong mga yung mga ghost employees, ito daw ay kanyang mga loyal supporters noong campaign period. Pero napatunayan na wala namang sufficient na mga papeles na ito mga ito ay nagtatrabaho nga sa Quezon City government noong siya ay councilor. Ayan, sabi dito sa desisyon sa website ng Sandigan Bayan, Roderick Mendinilla Paulate, ay totoo niya palang pangalan yan, and Vicente Esquilon Bahamunde were indicted for the crimes of violation and violation of Section 3E of RA number 3019 and falsification of public document defined and penalized, okay, under Part 2, Article 171 of the Revised Penal Code RPC, ayan, or RPC, accused Paulate, who was also indicted for falsification by a public officer under Part 2, Article 171 of the Revised Penal Code. So you know what, mga palangga, base dito sa kanilang sa pangyayari, ito na nga, noong 2010 ay nagkalap siya ng mga multong empleyado, mga empleyado para nga magtrabaho kuno sa Quezon City Hall bilang kung saan under sa kanya bilang isang councilor, at talaga namang pinagpipirmahan niya yung mga certification, yung employment and everything. Inamin naman niya sa korte, pero ininsist niya na ito daw ay legit. But ganun pa man, mga palangga, sa kabuuan, okay, ng pag-uusap natin tungkol dito sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan, si Roderick Paulate po ay mahinang klaseng politiko dahil siya ay komedyante, dahil hindi niya nalusutan ang kasong ito. Nalalam naman natin na marami pang mga mas malalaking isda na kumurap talaga sa pera ng bayan. Sabi ko nga, mahina si Roderick, siguro mahina siya magnakaw. Kasi wala siyang kapit, di ba? Wala siguro siyang kapit ng mga malalaking politiko, mga dodong. Kasi alam niyo na, pag may malaki kang kapit na mga politiko, kaya mong mambutas ng batas ng harap-harapan. And I hope talaga naman, kung talagang nagawa niya itong kasalanan ito, dapat niyang pagdusahan. Pero kung maari kasi sa atin, alam niyo na, ang minsan ang mga taong walang kasalanan ay nakukulong, maari din, pwede rin sa anggulong
may tumrabaho sa kanya, may nag frame up or something to that effect, you know, I don't know. Pero nga, si ano na ito, desisyon ng Sandigan Bayan na hinapatunayan na talagang may mga ghost employees. Syempre, bakit ba tayo nagdududa kahit sa ating batas? Alam naman natin na ang batas kayang butasin ng mga mambubutas. Kaya kung ikaw ay talagang wala kang kapit, madalas ikaw ang nasasawi at nasasadlak sa karimlan. So, yun na lang siguro ang maaano ko dito. Sasabi ko na it's so sad dahil siya isang tanyag na, you know, ng isang komedyante at maganda naman yung kanyang reputation in the past. Pero sa isang iglap lamang, sa ngalan ng kakarampot na salapi, 1 million, masisira ang kanyang pagtanda, di ba? Kasi matanda na yan, matanda pa yan sa akin. No? So instead na enjoy niya yung retirement niya, ay enjoy niya ang retirement sa loob ng kulungan. So lesson learned dito sa ating mga taong gobyerno na dapat hindi kayo gumagawa ng multo. You know, mga sarili niyong multo na bandang huli kayo rin naman pala ang matatakot. At sana tigilan nyo na please ang pagnanakaw, pagpapalsipika ng mga dokumento, pag-hire even ng inyong mga kasambahay, you know, para gawin yung ghost employees. Hindi lang naman si Roderick Paulate ang nasangkot o nasadlak sa ganitong klaseng kaso. At actually, mga palangga, tinignan ko yung Sandigan Bayan, yung kanilang website. Kung mapapansin ninyo, ayan, tinignan ko dito. Ang daming mga kaso. Ito lahat mga government employees ito, pero hindi naman ano to, mga kilala yung iba. Ito mayroong 110 decisions for the year of 2022. Actually dito meron isa akong nakita na mga kilala natin o mga apelyido, Echeverry et al. Ewan ko sinong Echeverry to, o crime case number, o meron pang Pichay, di ba? Yung Pichay, sino ba yun? Yung may Halandoni na mga apelyido. Mga ano to, pangalan to ng mga politiko, mga palangga. Si Prospero Pichay. Oh, meron din kaso dito sa Sandigan Bayan. Tignan natin yung kaso ni Prospero Pichay, mga palangga. Okay. Alright. So, well, you know, ito yung mga apelyedong kilala ninyo sa mundo ng politika. Ayan, merong Halandoni. Ano pa to? Casimiro at marami pang iba, 110. So ganun pa man, sana lang talaga para magbangon muli ang ating bayan, ito talaga dapat ay maging sample si Roderick Paulate sa marami pang mga politiko na gustong magnakaw sa kaban ng bayan at magpapalsificate na mga dokumento para sa pansariling interes. Kung lahat ng mga politiko ay mahuhuli sa ganitong klaseng gawain, aba, tuluyan ng babangon muli ang Pilipinas. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.